Hi mga kabutikol, welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Uncle Nalans TV. Balita ko kasi, gusto mo raw mag-abroad, mag-apply ng butcher dito sa Australia, ngunit hindi mo alam kung paano at magkano ang gagastusin. Kaya sa video ito, pag-usapan natin kung paano mag-apply ng butcher dito sa Australia. Isishare ko sa inyo lahat ng mga impormasyon at detalye step by step base sa aking experience. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, siguraduhin mag-subscribe, i-hit ang notification bell at piliin mo na rin ang all para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, yun nga mga kabutikol, nung nalaman ko na meron pala nga mga Australian company na pumupunta ng Pilipinas upang manguha ng mga mandirigmang Pilipinong butcher, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na i-grab kaagad ang opportunity. Unang step na aking ginawa ay nag-review ako ng IELTS. Nagbayad ako ng 2,700 para sa 30 days na review. And then nagbayad ako ng 10,000 pesos para sa final exam. Ang IELTS nga pala mga kabutikol ay International English Language Testing System. Isa yan sa mga requirements kung mag-apply ka ng butcher dito sa Australia, Canada, or sa UK. Ang IELTS din mga kabutikol ay may dalawang kategorya, ang General Training and Academy. So para sa ating mga butcher, yung piliin natin ay yung General Training. And then, ang IELTS din mga kabutikol ay may apat na parte: listening, speaking, reading, and writing. And then, ang passing score ay 5.0 overall band score. So, pag nakapasa ka na ng IELTS mga kabutikol, ibig sabihin, qualified ka na upang makasali sa trade test. Second step na aking ginawa mga kabutikol ay nag-training ako ng butcher. Pwede kang mag-training sa Tagum Slaughterhouse, Panabo Slaughterhouse, and Digos City Slaughterhouse. Kasi yan yung mga pinupuntahan ng mga kumpanya dito sa Australia. So, in my case mga kabutikol, pinili ko ang Digos City kasi mas malapit siya kung saan ako nagtatrabaho. So, pumunta ako ng Digos City Slaughterhouse, doon ako nag-training. Nagbayad ako ng 5,000 pesos para sa training fee. And then, bumili ako ng mga gamit na pang-butcher sa halagang 4,500 pesos. So, ilalagay ko sa screen mga kabutikol kung ano yung mga gamit na kailangan natin. Ang pangatlong step na ginawa ko mga kabutikol ay kahit na tapos na yung 45 days training period ko, ay patuloy pa rin akong pumupunta ng Digos City Slaughterhouse para mag-practice. And at the same time, hinihintay ko na lang yung pagdating ng employer. So yun nga mga kabutikol, November 2016, dumating ang Kilcoy Pastoral Company sa Digos City Slaughterhouse. At sa awa ng Diyos, isa ako sa mga napili mga kabutikol. Kaya noong May 2017, dumating ako dito sa Australia. So sana mga kabutikol, ang videong ito ay nakatulong at nabigyan ka ng idea kung paano tayo magkita dito sa Australia. Kapag nandito ka na sa Australia mga kabutikol, business mo kaagad ako. So hanggang dito na lang. See ya! Thank you.